Good morning guys! Magluluto na tayo ngayon ng ating ulam. Piprito ko na yung apat na isda na orata. Tapos dalawang klase ang gagawin ko sa kanyang luto. Pero parehong nakaprito yun. Ha? Kaya tignan nyo kung ano mas masarap. Ngayon na ang humusga. Sabi nga ni Fernando po. Diyan lang po kayo at manood. So mga kakusina, ito na po yung ating piprito. Nalinis ko na po siya yung orata. Orata po tawag dito sa Italy. So ipiprito na lang natin. Yan na po, bukas na po yung kalan. Nilagyan ko po ng mantika. Buksan natin ang ilaw. At saka saucepan. So guys, ipiprito lang natin siya. Buha tayo ng sandok na pangprito. Ito po ang ating gagamitin sa to. So guys, hintay lang natin kumulo yung mantika. At ipiprito na natin. Pero tingin ko mainit na siya. Hinako lang ako, tiyan po yung pakamabigla. Hindi nga po, hindi po natin siya nilagyan asin. Kasi yung sauce niya. Nagpiprito ko guys, palagi may screen para hindi siya masyadong sumansip. Okay guys, hintay lang natin siya maluto. Yan po ang ating gagawin. Piprito ko lang kung apat. Then magagawa ko ng dalawang klaseng salsa para na magiging papasarap nyo. Okay? Later guys, pag malapit na maluto. So guys, siguro luto na yung ating isda. Babalik ka rin natin. Yun. So, malapit na siyang maluto. Nakita nyo, dalawa yung nilagay kong paglalagyan. Dalawa dito, dalawa doon. Pero, magkaiba yung sarsa na galing ko. Pahalalaman nyo kung ano siya mamay. Kaya, wait lang kayo. So guys, malapit na maluto. Luto na pala, yung dalawa. So, talagyan na natin sa isang plato. Hindi nga pala ako nakapagpagupit guys, kuha ng COVID pandemic sa maraming saradong barbero. Luto na yung unang dalawang batch. Oh my God! Lagyan naman natin yung pangalawang batch. Damn! So guys, ito na yung unang pre-rito natin.
So kung makikita nyo sa tabi, nag-diet na ako ng ingredients na gagawin kong sauce para doon sa apat na isda. So, tal, nakita nyo na rin naman. Kaya siya, oh. Dalawang klase po ang ating ingredients ngayon. Isang sweet and sour at isang salsiado. Iisip yung pangalan ko. Mayroon pa tawag sa sweet and sour. Skadeche. Para sa mga hindi nakakalam ng sweet and sour. Skadeche. Tapos, yung isa ay salsiado. Ang alam ko ito, salsiado eh. Yung may ginisang kamatis, bubuk yung salsiado. So, wait nyo kung paano ko gagawin yung ating dalawang ulam. Dalawang klaseng menu na pareho isdang pinirito ang lahok. Okay? Okay, mga kakusina. Tuto na rin yung ating pangalawang batch. So, fill the fire. Atin na siyang hanguin. So guys, ito na yung ating pangalawang batch. So, tuto na. Pagluluto tayo ngayon ng kanyang salsa. So, that's it. Ito ang ating dalawang luto na plato. Oh! Lagay ko lang doon sa lamesa. Lagay ko muna doon sa lamesa. Yan. So, magluluto naman tayo ng salsa. Isang iskabeche at isang sarsyado. Kasi kung natatagdan nyo paano nagsimula yung luto na yan, naalala ko yan kasi sa lola ko, si Lola Maring, yung nagpalaki sa akin. So di ba matatanda nung araw, mahilig siya sa tulingan, yung sinaing na tulingan. Yung may tawag din, sinaing na tulingan, tapos may tawag pa ay pinangat na tulingan. Tapos, di ba, naalala nyo, pag gusto nyo iba, maging iba ang flavor, bubusan ng gata, ginata ang tulingan. Pagkatapos yung ligata yun, pag nagsawa na kayo sa ginataan, ipiprito yun. So, pag may natira pa, yung piprito mo, pwede mong gawing sarsyado. Pag may natira pa, yung iba, kabeche. Ganun, kaya mahaba ang buhay ng sinaing na tulingan. Yun yun ang storya niya. Kaya yun ang maraming ano yun, maraming... Kasi ganun yung matatanda nung araw eh. Wala namang rep nung araw. Kaya marami ang magluto yun ng tulingan. At saka ano, isang ano, sa palayok na lutuan. So, pagkatapos ng sinaing, lalagyan ng gata. Pagkatapos ng gata, piprito. Pagkatapos ng prito, magsasawa ka sa ano. Kata sa prito, yan. Skabeche o kaya salsiado. Tapos to, dapat maubos to. Tapos magluluto na uli ng isang bahay na ilang palayok na sinaing na ano, tulingan. Na doon lang yun, nakasabit. Di naman nasisira yung sa suka yung niluto. Okay guys, maggagawa tayo ng sauce. Fit lang kayo dyan. Okay, guys, unahin natin lutuin ng salsiado. Kuha tayo ng panibagong kawali. Init natin. Kuha tayo ng olive oil. Pwede din ang normal na mantika guys ha. Kaso ginagamit ko olive oil kasi maraming olive oil dito. Nasa Italy tayo. So, lagyan mo ng bawang. Tayo na sandok. Pinipil lang natin.
Patapos ng bawang, lagyan mo ng sibuyas. Caramelize ko lang siya. After na mag-caramelize ang ating sibuyas, ihulog mo na ang kamatis. So guys, haluin mo lang siya. So guys, igigisa lang natin siya ng ilang minuto. Lagyan natin ng konting tubig. Then, later guys, pag malapit na. Huwag tayo mga guys. So, yan na siya, malapit na siya. Lagyan natin siya ngayon ng sabaw kasi medyo naiiga. Pero huwag natin masyadong dami ng sabaw. Dapat malapot lang siya. Dapat may parang sarsa lang siya na malapot. Then guys, timpla mo ng asin. Mga oh my God! Dalawang kutsaritang asin. Okay? Pagkita lang natin siyang maluto maigi. Then guys, doon sa kabila, naganda na ako ng kaldero. Panoodin nyo pagkagawa ko ng sweet and sour. Kasi ano lang naman yun eh, mabilis lang naman yun. So papakita ko sa inyo paano pag-prepare. Okay, lilipat ko na yung camera. Sweet and sour. Pagsasama-samahin mo na lang yung lahok, luya, bawang at saka sibuyas. Yan. Agka ng 1 baso tubig. Then, mag-add ka ng suka, vinegar, suka, kalahating baso naman. Puro to tantsahan guys. Yan. Then, lagyan mo siya ng paminta, pamintang durog. So, dito gagamitin ko kasi meron akong paminta dito. Yan. Okay. May pang-grind tayo ng paminta kasi. Then guys, lagyan mo sin mga 4 na kutsarita. Then lagyan mo ng asukal. Asukal.
lagyan natin din siya ng asukal. 1, 2, 3, 4, 5. 5 na kutsarita. Then, buksan mo na yung apoy. Then, guys, hayaan mo siyang kumulo. Napakuloy mo lang naman yan eh. Then, lagyan mo ng shredded na carrots. Kung meron kayong carrots, ito, na nahiwa-hiwa. Ayan. Konti lang naman. Okay. Masarap din yan yung merong kukulayin na lang natin siya mamaya, guys. So, pakuloy lang natin siya. At mamaya luto na yan. Okay. So, balik tayo doon sa ating sarsyado. Ayan, malapit na. Haluin mo lang. Sipasay mo lang yung kamatis. Then guys, tikman-tikman mo lang siya. Yan. Naghahalo yung kamatis at saka yung alat. Tapos, mayroon pagpasarap. Meron kami dito kasing lore, vegetable flavor. Yan. Lore cubes. Classic flavor, guys. Ito. Lugan mo. So, that's it. Tulutuin lang natin siya, guys. Then I'll be back later. Pinakukulo ko lang yon. Malapit din na siya. Okay? Tutu na yung ating sarsyado. So, watch nyo. Kukunin ko lang ha. Mainit. So guys, luto na po ang ating sarsyado. Yan. Lalagay na natin siya sa unang isda. So, that's it. Yan po ang ating unang menu. Okay. Sarsyado. That's it. Kung di nyo nakikita isda, nandiyan lang yan. Yan po ang ating isda, oh. Lumalangoy siya sa sauce ng kamatis. So, yan ang ating first menu. Balik tayo doon sa isa. So guys, para doon sa escabeche, doon sa sweet and sour, kasi dapat di ba makulay, may kulay ng konti yan. So, kailangan mo ng tubig. Saka dapat malapot kasi yung sabaw. Lagyan mo ng harina.
Then, lagyan mo ng konting toyo. Yan. Para magkaroon ng kulay. Then, haluin mo lang siya. Then guys, isama mo na siya doon sa niluluto para lumapot. Yun. So guys, palalaputin lang natin yan. Habang tumatagal yan, lalapot yan. Guys, yan, lumalapot na siya. Tikman natin ang lasa. Ayos. So guys, luto na. Kunin mo na yung sauce. At isali na so, kakalat lang natin ang ating salsa. Yan. Tignan lang natin yung mga. Naparami lang yung sabaw pero that's our scabeche. Okay. So, look at that. Look at that. Isang scabeche, isang sarsyado. Bahala na kayong mamili. Kakain na naman. Yan, kakain na po kami. Keep subscribing. Okay, bye-bye.